master the art of imitation. Art of imitation. Alam mo, wala sa akin nito dati. Kung alam ko ito dati, ang binisubsuro ko. Buti nga sa inyo, meron na, di ba? Parang nag-aaral, tapos may profesor. Tama, di ba? Tama. So, okay lang ba? Yes. Sa art of imitation, ang unang-una na dapat nyo i-considera, yung right attitude. Spell attitude, eh? Ugali. Baliktad. Baliktad. T-A-D. T-A-D. T-T-I-T-U-T-E. Right attitude sa pakikibahay. Kasi pag mali yung attitude mo, believe me, ramdam na kausap. Attitude. Tama? Meron palang tamang attitude sa pakikibahay. Kala niyo, bait lang ng imbay? May tamang attitude po sa pakikibahay? Ahem. Okay, number one. Kailangan ipadama mo sa inyong invite mo na hindi mo siya binibentahan. Don't sell. Save. Don't sell. Don't save. Just share. Tama ba? Don't sell. Don't sell. Huwag kang magbibenta. I-share ko lang. Just share. Dapat ang maramdaman niya, isisipag magsula. A golden opportunity. Yun na kapatid niya. Kailangan makamdaman niya na concerned ka sa kanya. First, kaya ka nagsishare sa kanya kasi concerned ka sa kanya. Gusto mo siyang tulungan. Kasi pag ang nakamdaman niya, gusto mo siyang bentahan, gusto niya pagbenterahan naman. Power. Tama. Ito yung attitude. Don't say, ano pa? Help your friends because they need the product, services, and the business. Yun yung dapat naman ano sa kanya. Tulungan ko siya kasi kailangan niya ito. Siya ang kailangan niya yung product natin, yung system natin. Kaya nga, pag nag-invite ka, ano muna? Okay, ito muna sa atin yung muna. Kaya di ba, pag nag-invite, dapat naka-form. Naka-form yan. How to invite? Ayan. Ang pangalan nito, how to invite your prospects. Paano mo invite yung prospect mo? Dapat naka-form. Mas okay ba yung ganito? Yes. Mas nasusundan niya? Yes. Diba? So kahit siya naman mag-stop, merong input na naka-copy kaya. Okay. So, hindi na ito body one, pag-usap. Hindi ito body one. Talagang ano na ito? Skill learning talaga ito. Skills. Tama? Hindi power-power ka. Hindi kwento-kwento lang. May makukopya ka. Nasasayin na ngayon yan kung paano mo gagamitin. Okay? So, form. Family. Family. Occupation, recreation, message. And then leave a message. Okay, dito muna, sa right attitude. So ano pa yun? Do not think it is very complicated. Just do it. Just do it. Ang nag-share ka, huwag mo isipin na napaka-komplikado nung kausap mo. Kausap mo kung dala mo kasi, siyempre, pag ikaw first time, lalo na first time, kaya ito, pag sinag mo ito, baka tanungin ako lang. Yes. Baka negative to, ha? Nalala ko nung first time ako na nag-Bible study at the age 12 years old. Imagine mo gano'ng makapal ang Biblia. Ang nasiran ko pala, ano na, talagang weed reader na ng Biblia. Ang share ko doon, at 12 years old, nagpa-Bible study na ako solo. Kasi nakamada ako naging ano eh, child preacher. At Bible study ko, tinanong ako ngayon. Sabi niya, saan mo ba mababaka sa Biblia ng ganito ganyan? Bakit hindi kayo kumakain ng baboy? Eh, sa kanya ito, hindi ko na ganyan. Bakit hindi kayo nakain ng sheep? Bakit hindi kayo hipon? Wala, hindi ko masagot. Hindi ko alam ang sagot. Kasi scripted yung nasa utak ko. Ito lang yung outline na sasabihin ko sa kanya. Alam niyo ma'am, alam niyo sir, napakaganda po ng tanong mo.
Pero hindi ko po ngayon alam ang sagot. Huwag po kayo magalala. Babalik po ako sa sagot ng tanong. Yun ang maganda. Tama ka, tama. Tama. Pero natuwa siya kasi accent, hindi ko alam. Pero may palit na alam. Saan na nangyata ang pag-uwi ko? Lahat ng layman sa amin sa kahit natin siya. Makatubaw sa ating table. Ano ito? Ito sabi niyo. Sakit daw sabag yung ating ano, simba. Ano na, limbo? Ba't bawal yung bago? Muslim ka ba? Hindi ko. Lahat sila tinama ko. Pagbalik ko sa kanya, lahat ko sa akin. Marami ako nang isasagot sa'yo. So, huwag mo siyang gawin komplikado. Pag hindi mo alam, sabihin ko hindi mo alam. Bakit? Kailangan mong mapaya. Yun yung tatawag na fear eh. Overcome your fear. Those people na ayaw mag-experience ng fail, they are the people na ayaw mag-change. Kayo na bahala mag-English. Yung mga tao na ayaw na masabihan o ayaw magkamali, yan yung mga tao na hindi handa mag-alala. May quote nun, di ba? May quotation nun na kung ayaw mong na-feel ka, ayaw mong magbago. Kasi ayaw, yung tao gusto lagi perfect. Yung mga tao ayaw kaya napaka-pigil sa ano pag nagkamali, nabubuwag. Tama? So, huwag kang umisip yung napaka-complicado. Just share. Share ka lang ng share. Okay? Tama? Do not beg. Your business does not make you a beggar. Huwag kang magmamakawa sa kanya. Never, never, never. Join ka na, please. Kawawa. Join ka na, please. Mo, hindi ka gagawin na maging beggar. So, don't beg sa client. Tama eh. Nangyayari ba? May nakikita sa akin. Wala pa ako nakita. Huwag ka kasi mag-benta. Hindi ka nag-join sa mga. Sinishare ko lang ako sa'yo. Pinagpapraktisan lang natin. Next. So don't beg. Huwag na magpapakain. Para kung pag nagto ka dito sa unahan, yung lahat, kung gusto mo magandang perner, walang magandang perner na hindi tumatayo. Alam mo si Sir Ryan, naalala ko nung before, gusto ko ano ba magto ka dito? Kaya mo yan. Kasi yung taan na pati pag-smell, at ngayon, kit na siya, di ba? Before, problema niya, alam mo, problema niya pala kayo, pag-smile. Pag-picture ako, hindi, ako mag-smile. Ang dugo ako na nila, buti nadala na lang niya sa ganda lalaki talaga eh. Pero pag hindi siya maganda lalaki, smell niya, di ba kayo sa kanya? Pero pag maganda ang lalaki, kahit bakit smell, bakit pa rin? Ano ba yung talagang buhay? Pinagsikapan ko talaga yung smell ko kasi doon lang ako bawi. So yan, ano yung problema niya? Ito, pag tumatayo ko sa unangan, never, never apologize when you stand. Huwag na huwag kang mag-apologize. Yes. When the time that you stand here, may authority ka eh. And people expect yung ng marami. Nag-expect sila. Mm-hmm. So, never apologize. Mm-hmm. Kasi kahit magkamali ka, hindi naman nilalang kamali sa sabi mo. Correct. Na alam lang ganyan, lagi-lagi mong kasama. Correct. Hindi naman nilalaglag niya. Nilaglag siya yung puto sa mo. Ano mo ko ka? Hindi naman kumuha ako. Tama. So, nilaglag eh. Never beg. No? And do not debate. Correct. Pag may question, do not debate. Next na. Huwag ka mag-pretend na alam kung hindi mo alam. Kasi sometimes nalalagay ka sa alanganin kapag ka hindi mo alam, sinasagot mo. Kasi mas problema yung next question niya eh. Tama. Kasi mo, pasensya ko na kasi video bago pa ko sa'yo. I think I'm not the right person to answer your question. Next question. Tawa. Thank you. Pag ilan ako at niyo alam, pa'y kusay ang tanong. Timbukin yan, oh. Patay mali siya ba? Ang network, iikas mo kami. Ang network, networking yung
Ma'am, ikaw ang nag-network, ma'am. Sa kanya ka, ma'am. Nag-network ba yun? Very, ma'am. Ikas po kami, ma'am. Ikaw pala ang networking, ma'am. Ma'am, siguro scammer ka, no? Binaliktad. Tama eh. Unahan mo. Isang tip yun, ha? Una-unahan lang. Next time naman, sa special training yung how to handle objection. Yan, maganda yan. Kasi, kinakailangan kasi pagka maghandle ka ng objection, una, alam mo yung outline mo. Master your outline, memorize your outline, internalize your outline. So, know your product, internalize your product, master your product. Kasi pag master mo yan, matututo ka na how to accept a question. So, ikaw din, hindi ka lang dapat marunong tumanggap how to arise a question din. Hindi lahat ng tanong sinasagot. Parang si Christ, number one, magaling mag-handle ng objection. Ngayon, kinustyan siya, di ba? Kinustyan siya sa charts ng mga Israel na mga Jews. Kinukustyan siya, sabi niya, ba't nagtuturo ka dito sa amin? Eh, hindi naman nag-aral si Kristo. Kinukustyan siya. Sino nagsabi sa'yo, hindi ito ako magturo sa loob ng church? Eh, mga scribing natural yan. Kung sabi yung scribe, mga philosopher, mga scribing, kung sabi yung mga scholar, Bible scholar. Eh, naniniwala sila lahat kay, kay John the Baptist. Gap? Sikat na eh. Sabi niya, bago ko sagutin yung tanong niyo, sagutin niyo muna yung tanong ko. O, imagine mo, hindi sinagot ni Christ, si Kristo nga. Hindi nga sinagot lahat ng tanong. Tapos ikaw, lahat gusto mong sa tanong, sagutin mo. Kama, sabi niya, sagutin niyo muna yung tanong ko, tapos sasagutin ko yung tanong niyo, sabi ni Christ. Pero si John the Baptist, saan magaling yung pagbabautismo niya? Sa Diyos o sa Diablo? Sabi ng mga tao, sinagot natin sa Diyos. Sabihin, pati hindi tayo naniniwala, siya yung tinuturo ni John the Baptist. Pag sinabi naman natin sa Diablo, kakawin natin buong tao. Sabi ng mga Diyos, hindi namin alam. Pero alam nila, hindi namin alam. Sabi ng mga kalaban niya, hindi namin alam. Pero alam nila. Ang sabi ni Christ, hindi ko rin kayo sasagutin. Tapos, tatlong usapan. Kasi meron tatlong klase na nagtatanong. Naghahanap ng answer, naghahanap ng tanong, sinusubo ka lang, unang aasar lang. Dapat alam mo kung inaasar ka lang. Kasi pag inaasar ka, don't debate. Ito, number one attitude, don't debate. Do not be angry. Huwag kang magagalit. Huwag na tayo palo. Kaya huwag kayo sasabi ka. Asartado yan! Tawa! Pikon. Okay? Less talk, less mistake. So huwag mo ipaliwanag masyado yung lalo na pag ang kausap mo ay next time, turo ko sa inyo yung personality class. Share ko sa inyo. Hindi ko tuturo. I-share ko sa inyo. Mayroon kasi magturo eh. Mas maganda mag-share. Yung personality class, meron kasi apat na klase ng tao. Yung apat na klase ng tao, yung tinatawag na D-I-S-C. This. Etong this, D, eto yung mga tinatawag na chlorelic. Chlorelic, tama ba? Choleric. Walang L. Choleric. Sila yung mga workaholic. Mga controller. Ayaw na may leader. Yung mga bossy type. Sila yung mga gusto tapos agad. Mga demanding ba? Mga professional ba? Yung S, yung I, eto yung mga tinatawag na sanguine. Kung sabihin na sanguine, sila yung mga promoter, mga jolly person. Yung feeling, bago pa lang kayo close na agad, mga masayangin sila. So, mahilig sila yung personal nila, sila yung bida. Bankero. Marami yung mga bankero. Alam, papansin. Parang si tabot sa timba. Tama mo? Oo. Ito naman, S, ito yung mga tinatawag na ito yung tinatawag na melancholic.
Melancholy. Sila yung mga organized na tao. Organized sila. Kaya kung papasin mo sa kanila, mula sa hikaw, kuko, at yung kilay, pare-pare sa kulay. Loyal. Nakakawa. Sila yan. Sila yung mga loyalist. Hindi mo sila mahuhugot basta kapag ka, loyal sila doon. Pero pag nahugot mo naman yan, sensitive to. So, malalim yan. Mga overview lang yung pinapakamu. Ito naman si Iti. Ito yung mga genius type. Genius? Genius. Kasama lang dito sa melancholy. Ito yung mga genius type. Ito na yung phlegmatic. Parang phlegma. Phlegmatic. Phlegmatic. Sila yung mga playing safe. Just follow the flow. Nakamo. So, may matching din sila. Tignan mo ha. Less talk, less mistake. Kapag ang kausap mo ito, magkakontra itong dalawang to. Naalibadbadan to sa taong to. Kasi makulit. Tama mo? Naalibadbadan siya sa taong to. Ito naman naalibadbadan dito. Yo, isa bossy. Seryoso. Kasi gusto na ito, direct to the point. Oo. Ito, paligoy-ligoy. Ang daming kwento. Daming tanong. Tama? So, pag yung dalawa yung nagtagpo, away yan. Tama ba? Yes. Dapat marunong yun. Yun yung tawag, less talk, less mistake. So, mas better, kung saan mong dalawa, magpaliwanag mo. Just edify the product. Just edify the system. Less talk, less mistake. Successful, eto malupit. Eto yung attitude, guys. Successful invitation is being able to set an appointment without explaining the content. Ang pinaka-successful na pag-invite na attitude. Yung makapag-set ka ng appointment with your client na wala kang na-explain, wala kang binanggit na produkto, company, marketing plan. Just set an appointment. Kasi invite nga eh. Diba? So, pag nakita mo na yung market mo, yung prospect list mo, ano yung attitude mo? Ito yung professional way, how to approach. So, susunod niya, how to invite the prospect. Ipo-form mo siya. Kwentuhan lang yan. Chismisan sa buhay ng kanilang pamilya, iwalay lang pala sila, diba? Occupation, recreation, then saan ka mag-live ng message? Andun sa live ng message mo na yun, ikikiss mo lang siya. Kiss. Keep it short and simple. Just highlight. Don't mention the company. Don't mention the product. And even the marketing plan. Just set an appointment. To discuss the reason. So yun yung goal mo. Kaya at hirap pa pala mag-invite kasi i-explain mo na ganito. Hindi pa kayo close. May proseso din pala. Ang kagandahan na lang sa atin, nakakainis, yung ilas natin, kahit hindi mo kilala, kahit ngayon pa lang kayo nagkakalala, pag in-explain mo, talaga meron yan, oh yes, mong grabe ito, ayun, sa office. Ang maganda na ito, tinan mo, ito, sample na, paano mo yung metro lang. Uy, Mars, kamusta na? Okay naman, Mars, grabe, Mars, nga pala. Nag-invite yung friends ko, mayroong magandang opportunity na sinishare sa akin. Kasi hindi ko masyado siyang alam yung lugar. Saan ba yan? Sa may Quezon Avenue. Ang landmark, makikita daw kami sa Kenny Rogers. Social o social? Social. Kenny Rogers social. Tama. Sa Kenny Rogers ang landmark. Mas pwede ba samahan mo ako? Sama hindi? Sama. Sama ka pa niya. May binagin ng company. Kenny Rogers. Pwedeng hihinga tulong para magpasama. Pwedeng consultative top time. Mami Susima, pwedeng consultative type. Mars, gano'ng magandang opportunity yung mahal ko. Samahan mo naman ako kasi first mo ako sa mga ulit pang opportunity.
opportunity, parang gusto mo second idea, hindi mo lang gagawin, ma-advise mo. Eh kung yan yung friend mo, advice ka niya hindi. Advice. Parang magkikita kami sa ano eh, sa kin Rogers. Ano nga lang ako kaya sila? Sama hindi? Sasama. Pagdating dyan, ganun na dito. Parang sagot lang, ano lang, CCR lang ako. Barahan yung CR din eh. Tama? Tama yun eh. Nalihirapan na may CR. So, may CR doon sa Kenya Rogers. Barado daw eh, barado. Galing ako na dyan, barado. Ayun, yun yung goal na huwag mo i-explain yung business. Muna. Okay? Lalo na kung nasa ano siya, look more based. Okay, siguro pag dito. Pero, iba talaga kasi tikas eh. Tikas kasi natin talaga. Ano talaga eh, pag lalo sa FB. Tama? Ayan, do not judge or qualify your prospect, give anyone opportunity. So, dito sa ano, attitude, huwag mo muna sa Chief Reed, kasi wala kang pera. Parang di naman yung sasal. Lahat ng prospect mo, huwag mo sa Chief Reed, qualify. Huwag mo siya kasutulan na agad. Na, judgmental. Yes, Shay. Paano mo, wala nga siya pero kaya niya gumawa ng paraan. Kasi niya walang pera, siya yung ano eh. Eager. Pero si Jerry Asareno, nung yung kwento niya, sabi nga ni Mr. Jerry Asareno bago siya na, kumita siya ng milyon, tama? Ang kwento ni Mr. Jerry Asareno, hindi siya yun yung bike. Wow. Ano yung bike yung katrabaho niya, kasi natanggal siya pare sa trabaho. In-invite, ang pagka-invite sa kanila, walang binatid na company. Ang pinagsabi lang, may tangga ko ng trabaho, yung kaibigan niya. Talaga nga, oo, may tangga ko ng trabaho. So, sinama siya nung kaibigan niya. Pagdating doon, pinatid siya. Sabi niya, pare, ito, bago interviewin, umaapin muna ng organization, sinisimilan muna. Ano ba ito, agency? Masakit ka lang yan. Tapos, mamaya, kapag-sabi ka. Uli atin sila. Eh, yung in-invite, negative. May binanggit bang company? Wala. Negative. Eh, kung Jerry Asareno, nabuhay ang pangarap. Value. Walang 90% sa presentation. Ang 90% niya, yayaman siya. Tama? Pag-uwi niya ngayon, gawa siya ng paraan. Uwi ng probinsya kasi wala siyang pera. Eh. Pero gusto niya. Hindi siya makatulong kasi bilog ang nakita. Uwi siya ng probinsya, buta siya ng Bicol. Sabi niya, pa, grabe, bakit pa, yayaman na tayo ka. Sabi niya, ganyan. Eh, ano nga pa natin? Pa, gawa mo ng parang tulungan mo ako sa ilaw. Sabi niya, papano ang makyan? Kung meron lang tayo, baboy. Benta mo niya pa, nak, buntis siya. Buntis pa yung baboy nila. Binabibenta, ginawa niya ng paraan. Ngayon, naranasan niya ako ng COVID. Hanggang ngayon, sinama niya ako yung napadaan kami doon sa bahay na nalipay sa lahat. Barong-barong pa rin ang bahay na nalipay sa lahat. So, huwag mo i-judge. Kasi sometimes yung walang tao, matindi ang pangangailangan. Sa taong matindi ang pangangailangan, lahat titikman. Lahat susubukan. Wala daw hindi masarap na bagay, walang hindi masarap na ulam sa taong gutom. Tama hindi? Si isang taong desperado, walang pangit, walang maganda. Lahat yan, laman yan. Tama yun eh. Tama. O, nakakarilita, tama mo. Pwede na to, panala ko yan. Pwede na. Ano yun? Wala, ito lang ba? Okay? Ha? So, friend first, develop a friendship before moving on to business relationship. Dakito success, invitation are carries, enthusiasm, and then action. Okay? So, how to invite prospect? Ayan. So, dito, ipoform mo muna siya. Kaduhan, listen, ako na yung gagawin, pag kayo na gano'n, nag-uusap, huwag kang daldal ng daldal din. Dapat pag nagtanong nga, Mark, kumusta ba yung mga mo? Sa pamilya mo? Hintay mo sumagot. Listen first. Hayaan mo siya. Kumbaga sa panghuli, pakiran mo lang siya. Lawitan mo lang siya ng kaya. Pag mumanga, palusin mo. Tama? Pag mumanga. So,
Listen to your prospect when they talk about their family, occupation, and recreation. So, pakinggan mo siya pag ang goal mo, mapalabas mo siya magkwento about sa family, sa recreation, saan pa? Occupation. Dapat mapagkwento mo siya. Ang goal mo, habang nakikinig ka, makita mo ano yung needs niya doon sa tatlo. May problema ba siya sa pamilya niya? Kung kulang ba yung sweldo? Kasi doon mo siya imamindset eh. Kaya nga may man, di ba? So sa occupation niya, baka yung problema niya, trabaho niya. O kumusta naman yung trabaho mo? Kung sabi mo, kahit okay, lalaki mo ang money ko. O okay lang, eh kumusta naman yung savings? Gusto mga sablay sa savings. Tama? Recreation. Ah, siguro, manager ka na, lahat na ng savings mo. May mga reverse naman, reverse approach. Hindi nga eh, ingiti lang yan. O kaya naman, recreation. Siguro, ang ganda naman trabaho mo, eh, kasi nakapag-relax ka. Ano mga pinag-aabalahan mo ngayon? Bukod sa trabaho mo. So, recreation. So, pag nakita mo na may problema ang goal mo, makita mo ano ba yung needs niya. Ano yung needs niya doon sa tatlo? Pag nakita mo yung needs, before you leave, itis mo siya. Kung empleyado yan, so ikakategorize mo siya kung empleyado. Kaya nga pinistahan ka, kung empleyado, attorney, walang renta. Tama? Kasi dapat marunong ka rin gumawa ng senaryo. Halimbawa, halimbawa, ang kausap mo, ano gusto niyong kategorize? Sige, magbigay sa call. Attorney. Kunyari, attorney. Alam mo, pare, attorney ha, kausap mo, kumpare mo. Alam mo, pare. Okay ang attorney, di ba? So, alam mo, bigyan natin po sa mga attorney. Pero kung ano naman nakilala, attorney din siya. Gaya mo din siya, pare. Pero alam mo ba, grabe yung tao niyo. Napaka open-minded niya sa mga bagay na makakatulong sa iba. Kasi marunong mga attorney mo, makakatulong sa iba. Eh. So, alam mo, saludo ako sa attorney na nakilala ko. Alam mo, hindi lang pera yung gusto niyang may tulong. Meron siyang puso matulungan. Alam mo, pag nakilala, kay Visions ngayon may pabago. Alam mo, pag nakilala mo yung tao, pag nakilala mo yung magkakasulungan. O, tinitiyak mo na siya. Matching na ang tawag doon. So, next ano, first, pag ano, close kami ng pakilala kita. Nga pala, pagka medyo bakante ka, okay lang ba ma-invite kita mag-kape? Okay lang. Diyan mo tayo, kape ba? Kape-kape lang. Papayag yan. So yun na, puno mo lang makuha ng appointment. Ngayon, pag humingi na siya ng appointment sa'yo, doon mo na papalakuntin. Pag naroon na. So magsama ka, kung meron kang nahangatak na ato ang itin. Ano pa ka ako? Basta professional. Piling ato ni. Pilosopo daw pwede. Tama? Kasi ito kung kailangan ng atomy talaga. Coach, pilosopo na lang daw. Ano yung ka-level niya? Le-level ko. Huwag mo yung kasama doon, patok eh, huwag mo yung kasama. Vendor lang. Pwede mo kasama kung may income niya. Dapat, eh, millionaire's club. So pag ano po, diba, matching din, matching. May kwento nga din eh. Ano yung kwento? Okay lang sa inyo kwento. Yes. Tapos na ko lang. May kwento daw. Meron isang tatay. May tindahan yung tatay. Eh, pag sa store, may bumili. Sabi niya, ang bumili, Momo. Alam niya, Momo? Yeah. Momo. Sabi ng Momo, Pamingi! Oh, ano yan? Pamingi, Moi. Ano ang sabi? Moi. Ano? Moy! Moy! Ano sa'yo? Moy! Si tatay naman, Moy! Hindi ba yan? Ano yung gano'n? No. Ang tagal na usap, nakasal na yung ano yung pagkakaroon. Moy! Ngayon naalala niya, pagbaba, naalala niya, mayroon nga pala siyang ako. Ano ba? Nagkaintindi yan. Tatay! Ano ba yan? Hindi na ako yan! Eh, anak! Buti dumating ka, kasi may bumibili. May binibili, hindi ko alam kung ano yung binibili. Ikaw lang bahala, mag-usap kayo, baka mo. Pagkutan naman ako. Uy! Miss! Men! 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 Men!
kapal. Okay na, sabi niya. Uy, alam mo niya na, sabi niya. Ayun yung tatay mo, dami niya yung Moy, hindi niya alam. Ano pinipin mo? Moy. Moy lang. Binigyan niya. Saglit lang nag-usap. Nag-a-indigyan. Nag-a-indigyan. Bilip na bilip yung tatay niya. Anak, anak. Ano ka pinili niya? Ay, tama. Moy. Moy lang yun. Moy lang yung pinili. Hindi pa niya hindi alam. Moy. Nakain mong biyani shot, nakain mong biyani shot. Ano nga? Ano? Nakain mong biyani shot mo. Matching. Ay, lang tayo lang mo. Mo. Kaya kailangan kakilala mo yung mga takem. Hindi ako makakatulog niyan, coach nito. Kakais ka ni Moy. May focus ka na naman. Hindi ako makatulog niyan. Matching tawag doon. Kung IT yung karusap mo, ang ibibridge mo sa kanya, ang ititiyak mo IT. Oo. Alam mo, grabe. Marunong mo dapat gumawa ng scenario. Alam mo, pare? Meron ako nakilala. Meron ako nakilala na kagaya mo rin. Alam mo dito, grabe yung income niya. Pag nakilala mo siya, ang lupit sa teknika. Pangalan niya, Parts. So, imagine mo, pag-usap yung dalawa, the same language, magkakalutog yan. Kasi may kasabihan, the same feather is the same egg. Power ka talaga. Tawa ng tao sa lino. Moy. Moy. So, ang goal ko lang dito is to send a moy. I-try nyo. Try nyo mag-invite na goal nyo lang makapag-set na moy. Kayo madala lang dito. Try nyo. Okay? Ito. Nakita mo na ngayon kung ano yung needs niya. Then, leave a message from this point, from this moment, from here, you will get the message and basically able to find out yung kailangan niya. Keep this message. Keep it short. Highlight lang. Don't mention na masyado. Highlight lang. About ikas lang. Ano yung ikas maaari na yan? Basta maaari itong ikas power. Alam mo, pag nagkaroon ka ng ikas, parang kami problem. Talaga, basta maaari mo. Maniwala ka sa akin. Dapat excited ka. Maniwala ka. Pag nagka-ikas ka pa, iba itong ikas. Ano yan? Pare, medyo busy ako. Bukas makita tayo sa kayo, Lord Jesus. Sa Megason Avenue. So, invite. Okay? No. Call their curiosity. Una-una nyo lang lagi kausapin nyo. Pag nag-i-invite ka, ba, magdano ka, yung curiosity nila. Curious. Yan ang yung curiosity nila. Parang isingin mo. And ma-feel nila na they want more. Sipa! Ano nga yun? Basta mara. Bukas lang na madali ka siya. Pero dapat yung lakang mo nagmamadali ka siya. Imagine mo. Ano nga yung sasayin mong igas? Kasi bukas na natin pag-usapan kasi nagmamadali ako ngayon. Power! Nagmamadali kayo. Ang bagay ng lakang. Diba? Tama. Saya. Power. No, no, pinay. Lahat na nasakit na. Excited ka. Kasi alam kaya mo lang maglakad eh. Lahat na mamadali. Don't answer the question by the question.
Okay? Okay, okay na okay. Okay, yun na okay. Imagine mo pag excited ka, ibang pangarap naman ng mga tao sa mga. Alam mo, mare, grabe, mare! Grabe talaga, mare! Dapat nung, oo! Nangalay na! Dapat excited ka lang. Namin. Enjoy what, namin. What you are doing. Dapat in-enjoy mo siya. In-enjoy mo ba? Yes! Apply! In-enjoy mo na! Gutom na. Enjoy pa rin, gutom na. Tapos alam mo pag uwi mo, wala kang tutuloy yan. Meron tayong kasama before, no? Sayang yun, no? Si Arsi. Kung magtuloy yun, no? Grabe yung story. Totoo pa lang na meron nagsasucces sa network marketing. Kahit taong brasa. Alam mo yung pinsunong taong brasa yung napinala na pala pinalabas sa NFA. Yung ginanapan ni ano, ni asawa ni Judy Asantos. Kailan yun? Meron, hindi nyo alam yung kwento na yun, subscriber pa ata yun. Matagal na yan. May yumaman na taong grasa talaga. Totoo yun. Paano nyo gusto mga, alam ni, sa Kaya Walang Nagtas Man, alam nyo ng mga, na ano yun, ginampanan ni Ryan Agusindo, yumaman. So, sometimes, bakit nagiging madali sa kanila? Naalala ko si Arsi dati, no? Grabe yung taong yun, no? Naano lang siya doon sa family niya. Kasi nagtiwala yung anak niya, yung asawa niya. Parang na-depressed. Grabe ang commitment namin. Ano mo saan tutulog? Doon sa kubaw? Saan? Doon sa labas? Doon sa labas. Oh? Oo. Papalipas ka, busin lang niya yung oras niya. Masa sa Jollibee. Tapos sa Jollibee, 24 hours yung Jollibee. Punta naman siya doon sa McDo, sa Chowking. Yung suot niya doon, mag-iilang-ilang sila siya eh. Tama? Sa pagkakain niya, may kainan doon sa tapat, di ba? Gagawin niya, tapat. Ano? 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 Pag may kanya, pwede mo makiinom mo na ako, balik na ako ngayon. Yung pala, kaya naman tanong, parang makalimutin. Grabe. Grabe yun, pag nakita mo yung tao. Pero pizza yun. Very professional pizza. Pizza. So, ba't niya nakaya? Kasi ninja yun. Pag isang bagay yung in-enjoy mo, excited ka na. Tama? Sabi nga ni kasi ang nakakita na kayo pag 6 days, hindi mo in-enjoy. Excited ka ba? Hindi. Hindi, di ba? Ano? Kahit nga pag namimili ka lang ng bagay na gusto mo eh. Kahit wala kang pera, na-excited ka eh. Yes. Tama? Nakita mo yung bata na, ano ba yung bata? Pag umalis siya, nanay ko siya. Nanay, bilang mo ako ng ice cream. Diba? Pagpunta niya doon, pagbalik niya, nag-expect. Malayo pa yung nanay niya. Anito pa lang ng nanay niya doon sa kabilang bundok. Excited na yung baka. Yes! Diyan na nanay ko! May dala ice cream! Diba? O pagdating. Nanay, asan yung ice cream? Nandiya sa basket. Pagtingin niya, may dumaang pusa. Nanay pa. Dumahan yung pusa, kundi niya wala na yung ice cream. Kasi tulaw na. Diba? Mga pagbintangan yung pusa. Kinain na inihiang pa daw yung ice cream. Wala, wala yan. Kung ano naman si Coach Lito. Balik mo yan. Ang lesson, wala. Wala. Naka-record ako, Chita, ayusin mo. Naka-record, ayusin mo. So yun po, be excited. Enjoy what are you doing. And always smile. Yan. Enjoy what you are doing. Tama ba? Siyempre. And then, smile. Always smile. Guys, totoo ko yung sinasabi lagi na pinapakas yung pag-smile. Totoo yun. Practice nyo sa salamin. Totoo!
matatawa kayo. Kaya alam mo siya hindi maganda yung smile, smile nyo. Kasi stress yung mga muscle ng ano nyo, dapat pinalalambot ka. Kasi lagi nga na eh. Ano? Iba naman yung kanyang practice, sabi niya. Para diba? Tama yung sinabi ko, diba? So, imagine mo, pag nagpa-practice kayo, mamasas maganto. Tama? Kasi dito yung intikas, diba? Kaya dapat, pati yung pagbuka ng bibig, alam mo, pas papilod ba? Sabi nyo naman, totoo yan. Masterin nyo po yun. Kasi, ang antikosyonating tao, so, pag harap mo sa salamin, pag minaster mo, kabilang mo na, testing. Baka nagbibilang na. 1, 2, 3. Okay? Be excited. Sharing is transformation is and enthusiasm. So pag nag-invite ka, be excited. And then, di ba ang goal mo mag-share? Mm-hmm. Sharing is transformation of enthusiasm. Ipinapasa mo sa kanya yung iyong enthusiasm. Yung excitement mo. So, pag excited ka, nanilipat sa kanya. Hello, kapit mo, look up you. Pare! Pare, lumapit na nga. Pulang-pula na yun. Pag napahihig ka dyan, may train niyo ako. Kailangan napipigaan. So, kailangan natatransfer mo siya. Ano ba? Ayan. Guys, network marketing is a game of energy. Pag mataas yung belief mo sa product mo, normal na lumalabas yung sa'yo. Pag mataas yung bilik mo, yung energy normal na naman. Pag may duta ka sa company, sa product at services mo, hindi mo maibigay ng po yung confidence, level of confidence. Tama? Pero pag lahat na subukan mo, wala sa ikas, load lahat, alam mo eh, grabe, parang ang salita mo parang ang talim-talim na konti lang. Ang posible hindi tatalag. Dapis lang, pero tatalag talaga. Nakaka mo? Okay. So, yan yung goal mo. Invite, how to invite, form, then be excited, and, ano to? Setting, at appointment. Tama ba? Appointment. Yan. Ito. Pag nakipag-set ka ng appointment ngayon, iba nag-set ka ng appointment. Ang goal mo is to set an appointment. Number one, be enthusiastic. Kailan ang sulat? Mabait. Be enthusiastic. Number two, tell them why you talk of them. Bakit mo ba sila, ano yun yan, kanina, ganyan sa namin ko yung motion mo. Dapat paramdam mo sa kanila na kailangan ka nila. Dapat at least alam nila kung ano yung pag-uusapan nila. Pag nakipag-set ka ng appointment.
Positive. But don't discuss the detail. Naka mo? Ito yung number 1. Ito yung kailangan mo na number 4. Schedule the appointment right away. Pag nag-go siya right away, dapat mag-suggest ka ng date. Suggest a date. Set an appointment right away and suggest. Pag daw suggest? Suggest a date and time. Halimbawa, nag-ano na siya. Oh, ito, sample. Sample. When are you free? Ano siya? Kailan ka ba free? Friday or Saturday? Friday or Saturday? Monday or Tuesday? Commonly, alam mo pinipili ng kliyente, yung huli mong binunti. Kaya huwag kang babangit na Sunday, Saturday or Sunday. Sarado tayo na Sunday. Table talk na yun. Basically, ang pinipili ng kliyente, yung huli mong binunti. Kaya pag sila mo, Monday or Tuesday, pipili na Tuesday. So pag sinabi ng Tuesday, ang next mo itatanong, would 3 p.m. be okay with you? 2 p.m. or 3 p.m.? Tapos pili niya 3 p.m. So, dapat alam mo yung schedule ng seminar natin. Alas 2, mag-i-start na video ano na yan? Video viewing. Present. 2 p.m. video viewing na yan. Habang magkapadami. 2:30, 3, start na yan, sharp. So, at least 2:30, dito na siya. Pag tinanong mo, Lunes o Martes, alam mo, Martes mas okay. Alam mo na ako, alas dos. So wala siyang no. Na pwede isang mo sarili. Lahat yes. Ganun mo nakipag-set na ito. Try na. Kung alin yung pipili niya, Lunes o Martes. Umaga o hapon. So huwag mo na sabihin mo, pag hapon, alam mo na kung alas dos. Tama. Huwag siyang tatanungin mo kung saan siya. Yung open question na, ano ba yung available mo sa Friday? Siyempre, mag-iisip yan. Siguro, pag hindi clear yung sagot niya, siguro, mga umaga. Mapatay ka ngayon. Ano mo? Siguro sa ako, hindi kahit yung itibutok mo, dapat close agad. Pag nag-send siya ng appointment. Monday or Tuesday? Tuesday. 2 p.m. or 3 p.m. Saan ka mas okay doon? 2 p.m. or 3 p.m. So may choice yan, dalawa. Pero wala siyang choice, hindi mag-yes. Tama? Tama. 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 Yan yung sample pag nagsasend ng question. And then, kung get a commitment, okay ha? Pulang na siya ng commitment. How? Pag nakapag-set up na siya sa'yo, nakapag-arrest na siya ng araw at oras sa'yo, sabi mo, oh, partner ha, I will count up you. I cancel my appointment for you. So, pag nauna ka, intend mo ako. So, parang mo sa kanya, special siya sa'yo, kaya mo kayo pag-pick. Pwede mo sabihin na, kaya, bukas, kira tayo. Alas dos, pare sa'kin ni Rogers. I cancel ko yung appointment, kira tayo. Bibitawang mo yun, pag-paalis ka na. Kasi pag sinabi mo yung nag-i-smart pa lang, kasi, hindi mo buko. Mabubuko ko dito sa mga pwede mo. Ba? Hindi. Para na, kita tayo ng ha, na, stress. Para ka, ang sabi ko yung appointment ko para sa'yo. Ha? Kita tayo para sa'yo. Ba? Nagpapadali ka ka. Alas, stress pare ha. I will cancel my appointment for you. Pare, 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 eh, bukas. Ba? Okay? Okay, so simple. Ang goal mo mag-set ng appointment, kung ano nalagay mo. Okay, para I will now talk to you. Ito-serve na kita ng appointment. Kung alam niya naman, kasi meron namang mga imbitahan, alam na talaga niya yung seminar. Pare, ito-serve na kita ng bukuhan. Alam niya ginagawa ng iba dito sa pinapuro niya. Halimbawa, team. Halimbawa, ilan to? Sa dalawa na to, 4, 5, 6. Pito. Ito yung team na yan. Team Catalyst. Ano yung team Catalyst? Ginagawa nila. Meron sa yung tawag na secretary. Ini-organize nila. Ano yung team Catalyst? Ginagawa nila. Meron sa yung tawag na secretary. Ini-organize nila. So, pag hindi ka nakapunta, kasi yung mauna, kumukuha na lang ano ng papel. Reserve. Naka-reserve na. So, pag dumating yung kanyang
timbay na alas dos, kung isang pa alas tres, doon ma'am, doon tayo sa mga. Nakita niya kung nakarusyon. Ibig sabihin na ang isip niya, marami kang dadating. Tama niya. Pag nakita niya may nakarusyon, alam niya nag-ebol siya para yung isang totoo yung sinabi mo sa kanya, na negosyo, yung negosyo sa iyo sa makalaman, kasi nila siya po eh, sa unang na talaga. So, ibig sabihin, pag nung nakarusyon, malakad ka sa niya, marami kang dadating, makukulong talaga to. Tama? Pero kung wala yan, hindi mo ano parang dahil pag nakita mo yung upa mo, may nakalagay niya reserve? Special? VIP? Tama? Parang dahil mo makupulo ito. Okay? So, dapat pag-invite din yung papapulis. Eh, may tinatawag pa na sa pag-invite by phone. O yan, hindi ko pa nagsabi kayo na kasi minamadali ko. Master the art of invitation by phone, preparer script. Kailangan yung script ka by phone. Mm. Yung script, di ba, pag nag-call center, sino call center na agent dito? Diba? Si ma'am. Di ba pag nagtawag ka, may script kayo? Yes. And then yung script na internalize mo, alam mo, good morning sir, smile. Pag yung script binabasa, pwede ba yun? Paggawa ka ng script, ano yung sasabihin mo? Pagkausap mo na sa phone, dapat may ganun ka din. Naka-script ka na. Scripted. Di ba pag ano, naka-smile? Naka-smile ka din. Kasi alam mo ang kausap mo kung nag-smile ka din. Alam din niya kung nagkakamit ka o ano. Tama? So, dapat smile ka. So, and then, di ba, pag nakikipag-usap by phone, huwag kang makikipag-usap na nakasandal. Or naka-lay down. Bakit? Ano po yan sa inyo? Sabi yan ng mga, natuturo nga, sabi yan ng mga great ano, skills trainer. Huwag ka parang mag-usap by phone na nakasandal o relax. Kailangan pag kumausap ka by phone ang kliyente mo, nakatayo with firm stand. Kasi pag nakama ka, iba yan, may force yan, may power yan. Subukan mo, makapag-usap ka na nakasandal, relax. Iba yung dating ng boses. Walang power. Nakakawa? Yes. So, tip, pag nakapag-usap by phone, huwag nakasandal, huwag naka-lay down, huwag naka-lay down. Dapat nakatayo, dapat yung talaga kumumusta. Alam mo, pare, grabe talaga. Ako, pare, ano mo lang, pare, grabe. Basta magkita tayo bukas, ha? Pare, I cancel all my appointment. Kasi, pare, busy ako talaga. Pare, busy ako. Hindi mo pati sa phone nila yun. Tama yun, Ay, pati sa pinag-aaral. Binibili yan yung data. Personal or third party accounts. Pag-invite personal or third party accounts. Idagdag na lang. Idagdag na lang dito sa ano sa... Dito sa ano. And then, internet, sa Facebook, sa Sulit, sa YouTube, at saka sa mga advertisements. Ang goal mo lang, to call the previous.